Hello mga kalohern. Welcome back to my channel. Dahil, guys, ito nga pala yung continuation fabrication ng part ng nakita niyo guys, alala niyo guys yung ano, yung drive shaft ng crane tower. Ito na guys yung first na parts niya. Kasi guys, marami tong parts na to eh. So, ipapakita ko sa inyo bawat isa kung paano siya gawin o i-fabricate. Ito guys, ang module nito is 3.5 number 7 to. Tapos yung index movement niya 1/21 index movement. Ito guys yung module niya, 3.5 number 7. Ito naman yung index movement niya. Ngayon guys, yung susunod kong papakita sa yung spare parts. Kung paano naman yung center distance, yung drilling ng center distance sa PCB niya. Para just in case na imamounting na yun sa cover niya. 0-0 siya. Wala siyang remainder. Ngayon guys, ito muna titirahin ko. Although may naumpisahan ko na yan guys eh. Mga isang round na lang matatapos na siya. Two hours later. Itong part na to para dun sa drive shaft ng tower crane. Ito yung mga assembly niya. Ito siya guys, oh. Ito yung sample niya. So worn out na siya, fabrication. Then after nang malagyan ko guys ng ano siya ng spline, ito naman ipapakita ko sa inyo. Sa drilling naman tayo. And then yung gagamitin ko na dividing dito is yung rotary table para makuha natin yung equal distance nitong yung PCD ng mga butas niya. So sa ngayon guys, ito muna papakita ko sa inyo kung paano. One hour later. Guys, ito na nga pala yung flange bearing housing ng tower crane, yung drive ng tower crane. Nakikita nyo guys, ito yung gagayahin natin. Kung mapapansin nyo to guys, ito yung ginamit ko na rotary table with indexing para maibigay ko yung total distance ng PCB niya. Yung mga distance niyan, yung PCB niya. Ayun sa guys oh.
Kaya, yung bali guys, yan, equal distance yan. Wala yung remainder. Okay na guys, yung starting ng center natin. Tatargetin na natin ng malaking ito guys, yung ano niya, barila. Sakto lang. Tatargetin na natin ito. Thank you.
Ayan guys, ayan yung jack bolt. Dalawa yan, taka ito. Yung nasa gitna nito, taka yan. Ayan yung jack bolt. Bali may thread yan. Ang purpose ito guys, para kung just in case masira, madali siyang i-pull out. Lalagyan siya ng bolt, so ito tulak to palabas. Yan ang purpose niyan. Bali dalawa yan kabilaan. One hour later. Guys, ito na nga pala yung spare parts ng continuation parts ng drive shaft ng tower crane. Ito siya guys, oh. Ito yung coupling with internal spline. Ito naman yung gear hub, spark gear. Then ito naman guys yung bearing housing with internal spline. Ngayon guys, kung hindi nyo napanood yung drive shaft na ginawa ko, yung may marami siyang keyway, hindi meron siyang internal ay outer spline. Panoorin niyo na lang yung episode 8 ng video ko. Doon niyo makikita guys yung kabuuan ng drive shaft para sa tower crane. Bali guys, ito ready na to for heat ratio. Bali okay na lahat ng spare parts na to. Guys, salamat sa marami sa maraming panonood at mabuhay kayo. God bless po sa ating lahat.